Let's go! Ang haba nito! Lamig, babe, no? Napakalamig! Woo! Barangay Road. Ang liblib naman na ito. Ganda ng view, babe, oh. Dito tayo sa Katiyama. Hello, mga Forts and si Missy Supports. Kasama natin ngayon, naka-riding jersey pa. So, mag-ride kami ngayon. So, gagamitin natin ngayon itong NMAX. Hindi pa natin ito na-feature sa vlog eh. So, ngayon, NMAX muna tayo. Ito yung CB natin, nakakumot. Mga ilang buwan na rin sa akin to. Ilang buwan na rin sa akin itong NMAX. Hindi ko lang siya nagagamit for the vlog. Ginagamit ko lang kasi siya, dito lang eh. Pag umalis kami ni baby. Pagdadala na ako sa kanya na hindi niya alam. Kaya, abangan nyo mga ports kung saan yun. Surprise natin siya. Let's go. Okay, so mga ports, hindi na ako gumawa pala ng full review na itong NMAX 155, no? Kasi medyo huli na eh. So may dadaanan lang kami dito ni baby sa may office na Lancaster. Magkukuhanin lang kami. Tapos mamaya, arigo! Mamaya diretso na kami dun sa pupuntahan namin. Pag-decide ko lang na gamitin ito NMAX natin for this vlog. Kasi hindi ko nga siya na yung feature, no? Napansin ko lang din. Wala pa pala akong video ng gamit itong NMAX natin. Hindi ko na talaga siya kasi ginawa na review dahil nga napakadami ng reviews about NMAX 2021 version 2 sa YouTube. And ayoko naman na dumagdag pa. I mean, pwede. Pwede naman. Pero still, I don't think it's necessary pa to review. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng ride itong ating first ride impression about NMAX. Yun, kumuha pala ako ng NMAX para alam mo, mga short distance may magagamit ako. Tsaka kapag gusto ni babe, sa mama mo, gusto ni babe mag-ride, itong NMAX yung gagamitin namin. Ayaw niya kasi ng CB eh, dahil sumasakit yung likod niya. Nangangalay siya sa CB, kaya dito na lang sa NMAX at least komportable siya. Pero yun nga, ang downside is hindi ganun kabilis ang NMAX, which is okay lang din naman. Hindi ganun kabilis pero okay naman. Sa pang downside din is hindi siya pwede sa expressway, mga ports. So mga ports, so ngayon lang din naman na, ngayon lang din talaga ako nakagamit na NMAX kasi ang unang scooter ko talaga before is Mio Sporty na 115cc bago ako tumalon na Rebel sabay CB. So Nagulat ako sa NMAX kasi sobrang komportable niya gamitin. Napakagaan, mukha siyang mabigat. Dito ba tayo? Dito ba? Dito. Mukha lang siyang bulky tignan. Actually, bulky siya tignan, mukha siyang mabigat. Pero pag ginamit mo ng NMAX, napakagaan niya eh. Napakagaan niya, iliko. Tsaka yun, gustong-gusto ko yung ano, yung style nila dito sa may paanan yan, may pwedeng halos naka straight na yung legs mo, so hindi nakakapagod, komportable, para ka naka jet ski lang eh. Alright mga ports, so tapos kami dumaan sa office na Lancaster, so diretso na kami dun sa pagdadalan ko kay babe. So sa Tagaytay yun, on the way na kami sa Tagaytay. So pangalan ng restaurant is Cafe Yama, so yun, Japanese restaurant mga ports, na maganda yung view. Bago lang yun, bago lang sa Tagaytay, sa may crosswind. So yun yung pupuntahan natin today. So yun, overall napaka komportable na itong NMAX, sarap gamitin kapag ganito lang, chill riding, di ba? Ano lang, parang break na rin natin from big bike CB na medyo aggressive, at isa to, chill lang tayo mga ports. Madali pandalhin kahit saan pumunta, napakadaling dalhin, di ba? Scooter lang eh. Hindi ka tulad sa CB, minsan nahihirapan ako umanap ng parking, or kapag medyo alanganin yung mga parking, mahirap i-park yung CB. At least ito, kahit sa may sampa to, pwede. Ang mga hindi ko lang nagustuhan sa NMAX is itong kilas na switch na to, may times na ayaw niya gumana. Ewan ko kung may issue lang ba dito sa akin sa unit ko na to. Bala ko rin dalhin sa Yamaha. Papacheck ko yan sa Yamaha. Minsan kasi pag kiniklik mo siya, hindi siya nag-a-activate. Hindi gumagana yung remote. Ewan ko kung ang problema is yung remote or itong switch mismo. Kasi kailangan mo pindutin yung remote para ma-switch to eh.
So, minsan, pag nire-remote ko siya, hindi siya, ayaw niya ma-switch. So, not sure kung ano yung may issue, kung yung remote ba nung NMAX or itong switch mismo na nandito sa motor. Yan. Abangan nyo, mapacheck natin sa Yamaha yan, mga parts. Woo! Chill na chill, di ba? Pakasarap mag-motor kapag nakakamiss din kasi mag-scooter, mga parts. Brake din sa ano, di ba? Makapagpahinga man lang tayo sa manual, tsaka sa speed. Eh, sa totoo lang, pwede ka rin naman mag-chill ride sa CB, pero alam mo yung lagi mong rinig yung motor na maingay. Kasi naka-acrapovic pipe tayo, so talaga rinig mo lagi yung ungol ng motor. At least dito, medyo nakakapahinga yung tenga mo, mga parts eh. Nakakapahinga yung tenga mo, naririnig mo lang yung, yun, yung surroundings mo, which is iba, iba sa pakiramdam. Okay din naman, masarap din naman sa tenga yung inline 4 ng CB natin, di ba? Pero alam niyo yun, may iba lang. May magamit naman tayo, iba. Ayan, so on the way kami sa Tagaytay, dadaan kami sa may ano pangalan ng daanan na yun? Samadeo, yun, Samadeo yung daan natin. Manggahan, ito pag naradiretso nyo ito, Manggahan labas nito, Manggahan, Cavite, Gentry, tapos Amadeo tayo. Yan kasi yung pinaka madaling daan para sa akin eh. Tsaka maganda yung kalsada. Ayoko kasi mag-Aguinaldo. Sa Aguinaldo Highway medyo madami rin bako-bako. Tapos madaming sasakyan. Ito-traffic minsan. Kapag tinamaan ng traffic yun, ako. Yan. So kasama natin si Babe. Nasa likod natin. Hindi pa kasi kami makapag-usap. Aba nag-ride. Wala pa kasi siyang ano eh. Coms eh. So medyo mahal kasi yung car do. Isa lang na kaya nang kong bilhin. Kaya plano ko baka bumili na lang ako ng Freed Comba yun para sa kanya. Para at least magkarinigan kami. Kasi nakakonnect naman yun sa Cardo. Pwede naman siya i-connect sa Cardo. Basta 1:1 lang. Bluetooth lang. Bluetooth connection. Pwede. So tama-tama lang para sa amin dalawa. Para at least nakakapag-usap kami habang nagra-ride. Banking. Sarap talang talaga gamitin ito NMAX. So, tiyan mo, diretso yung legs ko, mga ports. Huh? Para ako nasa sofa. Para ako nasa lazy boy. Checkpoint ata. Checkpoint ba? Checkpoint? Ay, kala ko checkpoint. Okay, mga ports, dito namin sa Manggahan Gentry. So, diretso yun namin to. Amadeo to eh. Minto lang kami dito sa may video saglit. May withdraw lang si Babe na check eh. So titingnan namin kung mahaba pila. Yan. So ito pala yung sinasabi ko sa inyo, mga ports. So papakita ko lang. So yan. Ito yung remote ng NMAX. Lalak ko muna. And ito yung switch. So itong switch, hindi mo siya mapipindot. Hindi mo siya maliligo. Hindi siya nag-a-activate dito sa screen hanggat hindi mo sinususi itong remote. Yan. So pag pinindot mo itong remote, pag nag-blink yun, nag-blink yung ilaw. So dapat to pag pinindot, mag-a-activate. Ayun, nag-activate, nag-orange siya. So, ayun, magagamit mo na siya. Yan. So, minsan, ang issue nito, kapag nare-remote mo na, hindi mo siya, ayaw siya mapindot, hindi siya maliko. Ewan ko kung common ba yan sa mga naka-NMAX. So, kung may mga ports tayo naka-NMAX dyan, comment down below. Kung ganun din ba yung mga na-encounter yung issue dito sa NMAX. Kung hindi, edi, dapat ko na talaga ang ipacheck tong NMAX sa Yamaha, no? For yung remote. Pero feeling ko hindi yung remote yung may problema, feeling ko itong switch eh. Kasi nag-activate yung remote eh. Umiilaw naman siya. So hindi lang talaga na-activate dito kapag pinipindot. Alright mga ports, so Amadeo na kami. Let's go! Woo! On our way to Tagaytay. Ang haba nito! Ang saya, solid! Di mo lang kami umabot ng 100. Ang bigat namin parehas. Ito NMAX kasi natin. All stock to. Wala tayong binago dito. Woo! You know, welcome to Amadeo. Amadeo na tayo mga ports. Woo! Banking! Agal! Ito kayo ba? Kapag scooter, ang hirap ang overtake. Bagal!
basa yung kalsada, kung kakatapos lang umulan dito. Kakatapos lang ata umulan dito eh. Hinto muna tayo. Hindi ko alam saan yung daan. Wait lang, hanapin natin. Cafe Yama. Grabe yung lamig mga ports. Antindi. Buti na lang, di tayo nag-CB. Kundi putik-putik to si babe. Yun, ito na yung rotonda. So diretso tayo dun eh. Alam ko pa crosswinds yun. Buti nawala yung ulan. Siguro ano lang yun, fog lang yun. Ay, diretso tayo dun sa kabila. Palas in the sky pala yung way. Crosswinds. Sarap, ang lamig. Meow. Woo. Ganda oh. Talo. Ganda, babe, oh. At pala tumambay tayo saglit. Alright, we're here. Dito na tayo, babe. Welcome to Crosswinds. Hindi ka pa napunta dito? Ako din, eh. Ngayon pa lang. Boss, saan yung ano, Cafe Yama? Yama sir, sa barangay road po ang daan nyo sir pag nakamotor. Ay, dito kasi tinuro ni Waze eh. May daan din po dito pero for vehicle. Ay, sasakyan lang? Oo, kasi residential po yung dadaan, bawal po yung motor. Ay okay, saan ang daan ko? Didiretso ako dun? Bali sir, labas kayo ng crosswinds, kaliwa. Kaliwa? Unang kanto po sa kaliwa, diretso yun. Ay, unang kanto lang. Ah, sige sir, thank you ha. Bawal pala motor dito. Ano? Oh, ganda dito, di ba? Antarik, antarik, tarik, antarik. Ay, ito. Yama eh. Barangay Road, dito tayo. Oh, ganda ng daan oh. Eh, may daan ba? Ewan ko. Ewan ko, tama ito, dadaanan natin, bahala na. Yun o, ang ganda dun, oh. Ay, ewan ko. Sabi, barangay nga eh. Barangay road daw eh. Baka ito nga. Ang liblib naman eh. Ito na. Parang nakakatakot. Dandaan, baka may kasalubong. Saan na tayo, babe? Feeling mo mali? Tama to. Magtiwala ka sa pogi mong asawa, ha? Sabi niya man barangay road eh. Ito yun. Uy, ganda ng view, babe, oh. Anis. Diba? Yan lang talaga yun. Uwi na tayo agatapos. Cafe Yama, babe. Mga madaming tao. Yun, ang Cafe Yama. Ito pala. Sir, saan kayo? Cafe Yama po. Okay, dito ang parking, ha? Saan ba? Ito. Okay sir, thank you. Yan babe, ano yan, Japanese restaurant yan. Tapos yung itsura niya mukhang ano, para ka nasa Japan. Yan o, diba? Ganda o. Saan ba? Ito? O kakaliwa pa daw? Kaliwa pa daw eh. Ayun! Let's go. Uy, ganda ng parking ng motor o, diba? Aba muna. Maulan nga lang dito. Yo, what's up mga boys? So dito tayo sa Cafe Yama, you know. Ito yung Japanese restaurant na bago lang dito sa Crosswinds sa Tagaytay. Paano mo ito nakita? Facebook lang. Kaso mukhang puno. Naantay tayo. Meron siya sa labas lang. Marami, dami daw ngayon.
Sino po yung next po sa pila po? Sila po. Ilan po sila? Dalawa. Dalawa. Vaccination card po. Meron. Meron. Po. Sige. Check ko lang po tayo. Sige po, sir. Dala po. Dito tayo, sir. Yo, what's up mga pals? Nandito na kami sa Cafe Yama. Sobrang daming tao ngayon, men. Jam-pack. Tignan nyo. Puno. So medyo madami pang umu-order. Eh, hindi naman kami nagmamadali. Hindi pa naman kami gutom. Dahil 5 ano pa lang. 5 pa lang. Mag 5:30 pa lang. So kaunahin na natin sila. Tayo kahit mauli, abutin tayong gabi rito. Walang problema. So yung pangalan ng restaurant is Cafe Yama. Yan mga pals. Lumipat kami, dito kami sa Alfresco, dito sa labas. So ito yung view. Naka-order na ako, babe. Ayan, si babe. May ganito sila. Ayan, naka-order na siya. Ayan, ito yung view sa labas. Kaya mas pinili namin dito sa labas. Tsaka pag dito sa labas, makakapag-vlog ako eh. Doon sa loob kasi daming tao, men. Jam-pack talaga sobra. Dada dito sa labas. Punong-puno talaga. Ayan. Lamig. Lamig, no? So ito yung view ng mga table sa labas. So sa gabi, pag medyo madilim-dilim na, maganda yan. Nakailaw lahat yan mga ports. Pati itong sa amin yan, may mga ilaw yan sa taso. Saan? Ganda nga. Ganda. Eh, masalit sa bagay naman. Yung mga obvious, huwag mo na siya. Hindi, ganda ng view. Alright mga ports, so medyo nagdidilim na. Kaya binuksan na nila yung ilaw dito sa table namin. Yan o. Binuksan na rin yung ilaw sa ibang tables. Ayun na, ganda. Alright. Ganda. Ganda, man. Solid. Great place to chill, diba? After waiting for 1 hour, ayun na. So, ito yung order ko. Nico Udon. Tempura. Tsaka yung order ni babe na Katsudon. Tsaka hot and chocolate. Yeah. Alright, mga port, so tapos kami kumain. Busog ba? Busog ba? Nabidya mo ba yung pagkain kanina? Oo, nabidya ko. Sarap, no? Ang sarap. Nabusog na kami. Yan. After the disaster. Ayan na po. Di lang namin naubos kasi ang dami. Ang bigat sa tiyan. Yan. Ubos yung tempura. Yan, solid. Nice place. Anong masasabi mo? Marirecommend mo ba? Makarirecommend ko yung ambience niya. Kaso kasi ngayon maraming tao. Pero kahit maraming tao naman, sulit naman yung view mo. Hindi ka naman maboboring or mainitan kasi maganda yung view. Oh, yun yung view. Oh. Ganda. Hindi nyo na masyadong makita kasi gabi nung view. Pero kanina nakita nyo naman. Tsaka yun, suggestion lang. Kapag medyo maraming tao, mas maganda dito kayo sa labas. Kasi dito sa labas mahangin, malamig, tapos tahimik. Pwede kayong mag-usap-usap dito nang walang istorbo. So sa loob kasi, since kanina ang daming tao sa loob, medyo maingay sa loob kasi dikit-dikit na rin halos yung tables, diba? So magkakarinigan kayo. Kung gusto nyo lang yung chill lang, diba? Tambay lang, sas kape-kape, mas maganda rito sa labas mga ports. Hanggang ngayon, ano nang oras na ba? 7:30 na, dami pa rin nakapila sa labas, grabe. Biglang nakilala tong lugar na to dahil sa Facebook eh, biglang nag-trending eh. Pero recommend ko try nyo mga ports, no? Pero kung pupunta kayo ng mga ganitong oras, baka mahirapan kayong kumuha ng table. Kasi dami na kagad pumipila ng ganitong oras. So, siguro alas 3. Oh, yung punta namin, okay yun, mga 5, 4. 4 or 5, pwede na yun. Tapos wait na lang kayo hanggang mag 6 or 7 para ma-tsempohan nyo yung ilaw dito sa labas. Yan, thumbs up? Okay. Ayun mga ports, so lalabas kami. Tapusin na natin yung vlog. Maraming salamat sa mga nanood. Tapos, yun, bisitahin nyo na tong Cafe Yama. Sulit. Alright. Not sponsored. Ha? Not sponsored. Hindi sponsored to. Ayun mga ports, peace.